Take picture. Yes, sir. Yes, ma'am. Kita pa direct pa. Ito. Actually, ano eh, yung formally, last year siya talaga na-pitch with me, ba? And na-approve na rin siya last year. Nagkaroon lang ng maraming preparations for it. Pero, this was for a long time. Parang idea ko na siya since after graduating talaga. Talagang gusto ko na siyang i-push. Actually, before, dapat short film siya. Pero hindi na tuloy. And yeah, ito na. Nagiging full-length film na siya. Sino na nagpapusap sa programming? Si ano na? Si Viva na nagpapusap. Sa nila yung nagkasikaso talaga. Doon wala akong direct, ano talaga, with Chico. Basta ako yung concept, yung song lang yung parang hindi ko from that. Bakit si Jano ang napili mo pa si Mario? Okay. Sir Jano kasi talagang fan niya ako dati pa. Maliit pa ako, bata pa ako. Yung Pedro Benduco, no? Talagang nagaharap ako ng ganung humor eh. Hindi yung gusto kong ibalik. Yung mga, actually, kung mapapansin nyo ako, ano sa social media, bumabalik yung mga babalu na comedy. Yun yung original Filipino comedy na hinahanap ko ngayon na male comedy naman. Na, kasi siguro, nagkakaroon ng restrictions ngayon, di ba? Medyo nagiging, tawag dito, medyo nagiging mas tago na or mas nagiging, maingat na tayo sa mga jokes. Dito ibabalik natin yung ano, doon ginawa naman nila before sa Sangga, no? Sanggaga, Sangguwapo, yung recent nila with Andrew. Dito mas ano dito, mas action siya, mas action packed. And we're trying to keep up dun sa Marvel hype na mas Filipino naman. Sabi mo fan ka ni Jano, kung sa first time na nag-meet you? Ah, actually ako, syempre sa isip ko parang, no, parang very, ano, parang ecstatic yung feeling. Pero parang normal lang. Kasi parang ano siya eh. Parang very humble siyang tao. No? Nung na-meet ko siya, talagang very natinig kagad. So, hindi siya sa in-expect ko na parang, ano yun, na parang very Robert Downey na may, medyo, hindi mo may, pangit yung mayabang na film. Parang confident. No? Hindi pala, mas humble siya. And syempre sobrang happy ko. No? Knowing na parang, ito na, magagawa na yung mga film na gusto, story na gusto kong maikwento at yung makakatulong ko sa pagkwento is Regiano Pips. Talagang feeling ko one of the actors or comedians talaga na dapat bigyan talaga ng pansin. Kumbaga parang ano siya, naabutan niya kasi yung time na yung comedy with yung Dolphy style and yung ngayon, yung medalya. Feeling ko na siya yung nasa gitna and siya yung makakapag-deliver both sides. Kung hindi siya naging available, may session doon? May mga option, just in case. Though medyo malalayo. Meron namang mga naging option. Pero ako talaga pinare-request ko na si Sir Jano talaga. First pitch pa lang, siya na yung sinabi ko talaga. And ang hirap din kasi maghanap talaga ng actor na babagay kay sa mga kasi, or sa character na gusto ko. Kasi medyo ano ito eh, sabi ko kay Sir Jano ang biro, ano, parang Pedro Penduko tuto, yung version niya. Kasi magkakaroon ng Pedro Penduko eh, nabagay, comic pa din. Pero eto mas, kasi yung Pedro Penduko na ginawa niya, sobrang comic niya talaga eh. And yun yung follow up ko. Diyan po papino itong ano, papakita talaga yung mga ugali ng mga Pilipino. Yes, oo, lahat talaga. Especially yung ano, yung mas yung third world country. Mas yung mga masa. Hirap. Masa. Masa. Mas masa tayo. Kasi gusto kong sabayan din naman. Kumbaga, superhero films kasi sabihin nila naman masyadong mataas, hindi maintindihan. Yun yung gusto kong i-balance. So, gusto ko lahat maintindihan mo ito. Or gusto ko lahat matuwa or mag-gets yung jokes, lahat. So yun yung aim ko. Makikita ba yung brain sa movie yung sad ko sa yung kawalan ng disiplina ng ibang mga kababayan natin? Definitely may mga ano, may mga touch ng ganun. Bilang ano tayo, bilang ako nga kanina sa binanggit ko sa ano, kung baka may statement man ako dito. It's more about ano eh, hanggang saan ba yung heroism? Is it about fame or is it about money? Kasi, 'di ba, parang ganun eh, may mga hindi ko mababanggitin eh, pero may mga heroes eh, diba? Pero it's for their benefit. Pero hanggang saan ba talaga yung heroism? Diba?
Kumbaga ginawa ko lang super, pero yung pinaka-statement niya talaga is, yun, i-figure out natin as Filipinos na hanggang saan ba tayo tutulong sa kapwa natin. Saan galing yung ayun? Yes po. Saan galing idea na parang bayarang superhero? Well, of course, sa song talaga dahil diba parang superhero na pwedeng akilay. Pero nung dinadevelop yung story ni Mosa, nung ko na-realize na, ah, ito pala yung boses na kusikwento ng song. Kumbaga, nagkaroon na ako ng sariling interpretation nun sa song. Kumbaga, it's supposed to be a funny song lang. Pero sabi ko, may ibang meaning pala ito. And kinakwento niya yung status natin as Filipinos. Kumbaga, naging irreverent lang, naging superhero lang. Pero actually, topics na ng Pilipino eh. Di ba na parang, superhero na pwedeng arkilahin. So parang, lahat na bibili. No? Paano, ang hero ba? Paano kung inarkila ko siya na gumawa ng masama? Di ba? Parang ganun yung iniikot ng story ni Jose. Package still po ba si Manny din? Yung sa concept niya na dapat siya din yung parang kasama niya. Kasi hindi niya may idea na pagsamahin ulit yung dalawa. Yes. Actually kasi yung mom ko talaga, fan nila. So ako, parang hindi naman sa napilita, pero nakalakihan ko na. Na parang nakikita sila. And nakakakilig naman talaga yung mga films na. And naisip ko lang na parang what if paglabanin mo sila? But since, di ba, parang ano nila, parang hindi pa sila nakamove on, di ba? Ganyan. Hindi naman 90s, or early 2000s pa siya. Kasi ko lang nakakita ng tuloy ng message. Actually, ngayon talagang inano. Sabi ko, ang tagal na nag-aaba ko sa GMA. Kasi nung may time na GMA gumagawa ng Captain Marvel. Kasi hindi sila gumawa ng mga Jose. Ito na yung story. Parang, kaya nung time na yung gumagawa ko ng mga YouTube videos. Gumagawa ko ng mga parang, bakit ayaw ko si gawa? Parang yan. So ngayon, parang hindi ko kasi para sa akin. At least ngayon, may kwento ko ito. At syempre, na-pick up ko na lang naman yung message talaga ng song. Ito na, nung naging filmmaker na talaga. Strong statement na siya tungkol sa society. Actually, yeah. Marami siyang layers. Kumbaga, parang yung film din eh. At first, we're thinking na parang ano lang siya. About comedy lang, kick-ass, parang ganyan. Pero may mga statement. Ganun yung tina-target ko kasi even with my previous tune yung song. Ganun din, parang kala mo comedy lang, slapstick lang. Pero ano pala, may message talaga siya. Okay, but, sir, if mag-i-input si Jan sa habang ginagawa niya. Oo naman, of course. Really, ano siya, creative. Collaborative naman siya. Pero hindi ganun may nangyayari din yun. Pressure ba on your part na tanggap pa rin ng tao yung ganitong klaseng movie? Yung ganitong klaseng comedy na kumbaga, di ba, another, yung mga millennials na makaka-relate pa rin, parang ganyan. Of course, may pressure dahil kailangan i-elevate yung comedy. Pero kasi, ako naman millennial din ako, so feel ko mababalance ko naman yung gustong comedy or humor ng millennials. And at the same time, yung older generation, boomers. Para sa mga bagong audience, Direk, ano yung background mo sa paano ka nag-start sa okay. Actually, lahat talaga ng ginagawa ko, mostly genre films talaga. Si Memory Channel, psycho, thriller siya. Yung Asuwang, documentary comedy naman siya. So, lahat ng ginagawa ko, genre siya. Hindi siya isang ano lang, lagi siyang kakaiba. Ikaw din ang nagsusulat ng mga. Yes. May co-writer ako si Girl Papa. Lagi siya yung tulong sa okay. Thank you. Thank you, Direk. Thank you.